Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sandali pong ito, ako po ay narito ngayon sa may harap ng opisina ng P. MK na matatagpuan sa Barangay San Bartolome, San Tomas, Batangas. Ito po yung pinaka-office ng mga bahayan na makikita ninyo sa gawin na aking likuran. At marami na po din mga tumitira at marami na rin po mga residente dito sa dakong lugar na ito. At dahil nga po sa marami na nakatira dito sa lugar na ito, dito po sa PMK ng Barangay San Bartolome, San Tomas, Batangas, ay marami po mga taong gumagamit ng tubig. Ang mga taong ito sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay ay kapiling na ninyo at talagang nangangailangan po sila ng tubig dito sa lugar na ito. At dahil nga po sa maraming taong gumagamit ng tubig dito sa PMK ng Barangay San Bartolome, San Tomas, Batangas, ang kanilang mga tubig ay tumutungo o nagpupunta sa kanal. At makikita po ninyo yung kanal na kanilang ginawa, na sila po ay nagtulong-tulong, ang mga taga PMK dito sa lugar na ito, sila po ay nagtulong-tulong na gumawa kahit isang maliit na kanal. Na ito po ay sa kanilang pagtulungan ay nayari ito pong kanal na ito. So basta po ninyo ang kanal na ito. Makikita nyo po yung mga nakabarang mga dumi dito sa kanal na ito. Dahil siya po ay lubhang maliit lamang at mababaw. So yan po pagmasdan po ninyo. At doon sa banda roon ay makikita nyo pong basang-basa po yung karsada. Yung karsada na dito po na dinadaanan ng sasakyan na maraming tao ay basang-basa. Na ibig sabihin, sa liit ng kanal na ito na ginawa sa pagtutulungan ng mga taga PMK ay umaapaw po yung tubig. Yung agos ng tubig, maruming tubig na nagmumula sa kanal. Na kaya po umaapaw ay dahil nagkakaroon po ng pagbabara. Kagaya po dito, ito po ay kanina inapakalakas ng bara. Ida po yung aking sinalundot o aking sinaksak para po malayang makadaloy ang tubig dyan sa kanal na yan papunta roon. Kaya mapapansin ninyo na wala na pong dumadaloy na tubig dito sa karsada. Dahil yan po ay aking nagawa na ng paraan at sinundot ko. So kinakailangan na ito po ay araw-araw ay bisitahin, araw-araw ay linisin upang ang tubig na nanggagaling doon sa PMK sa subdivision na yon ay malayang makadaloy dito sa kanal na ito. Isang dahilan po kung kaya umaapaw ang tubig dito sa karsada sa dinadaanan ng mga sakyan at dinadaanan ng mga tao ay ang pagbabara ng maliit na kanal na ito. So kinakailangan po na ang mga basurang ito ay alisin, tanggalin at linisin upang malayang makadaloy ang tubig dito sa kanal na ito. At dahil nga po sa basa ang kalsada na nanggagaling po yung tubig dito sa kanal na ito na umaawa sa kalsada, ang mga tao po ay dito dumadaan sa bandang itaas na ito. So yan po, sila po yung umiiwas patungo doon sa lugar na yon. Kaya po sila umiiwas dahil basa yung karsada o sila ay ibalsikan yung maruming tubig sa kanilang mga binti. Kaya sa mga oras na ito ay mapapansin ninyong wala na pong umaagos na tubig sa karsada dahil nagawaan ko na po ng paraan yan at akin pong sinalundot o inalis yung barado sa kanal. So ang kinakailangan dito ay panatilihin at
panatilihin at mayroong mga taong magpresenta o may mga taong mag-volunteer upang ang bara dito sa kanal na ito ay laging mawala o mawala para hindi na muling umapaw ang tubig dito sa kanal. So yan po, at akin ang kailangan po na yung pong na yung namumuno sa opisina ng PMK. At yung pong namumuno din dito sa barangay ay magkaroon po ng ugnayan. Magkaroon po ng usapan o magkaroon sila ng pagpupulong upang masolusyonan at maresolba itong ganitong uri na mga pangyayari. So yan po, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabayan, kaibigan, kabalitaan, Kuya Edgar Makata, at huwag kalilimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Kuya Edgar Makata Vlog Story.